Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Magpapatupad ng bawas presyo ang kumpanyang Pilipinas Shell Petroleum Corporation simula Martes, May 2. Sa advisory ng Pilipinas Shell, magtatapya sila ng 1 peso and 50 centavos per liter sa kanilang gasolina. Babawasan naman ng 1 peso and 30 centavos per liter ang diesel habang 1 peso and 40 centavos per liter sa kerosene. Ito ang ikalawang sunod na linggo na nagpatupad ng oil price rollback ang naturang kumpanya. Samantala, nagtaas ng presyo ang liquefied petroleum gas o LPG epektibo simula unang araw ng buwan ng Mayo. Nasa 85 centavos per kilogram ang ipapataw ng Petron Corporation sa kanilang LPG habang 48 centavos per liter sa Auto LPG. Ang Phoenix LPG Philippines ay magpapataw ng 95 centavos sa bawat litro ng kanilang cooking gas habang 48 centavos per liter sa Auto LPG. Nasa 82 centavos per kilogram ang dagdag ng Solane. Ang 11 kilograms ng cylinder tank ay nasa 934 hanggang 1,118 pesos. Isang miyembro ng New People's Army o NPA ang patay habang arestado ang isa pa matapos ang engkwentro sa Barangay Budlasan, Canlaon City, Negros Oriental. Tumagal ng 5 minuto ang sagupaan sa pagitan ng mga miyembro ng 62nd Infantry Battalion at mga miyembro ng Small Guerrilla Unit, Central Negros Front 1, ng Komiteng Rehiyon Cebu Bohol Negros na nagresulta sa pagkasawi ng isang rebelde na kinilalang si Anthony Arances Curson, 22 anyos, ng sityo na Tuling sa Barangay Budlasan. Nadakip naman ang 46-year-old na si Leonido Santa Ana Montero, residente ng sityo Malatanglad sa kaparehong barangay. Na-recover din ang ilang mga armas, bala at iba pang gamit ng mga rebelde. Nailigtas ng Philippine Coast Guard ang 28 katao mula sa lumubog na dive boat sa bahagi ng Tubataha Reef sa Palawan. Ayon kay Coast Guard spokesman Commodore Armand Balilo, may 4 na katao pa ang nawawala mula sa lumubog na MY Dream Keeper na galing ng San Remigio, Cebu. Umalis ang yate ng Cebu noong April 27 at inaasahang makararating sa Tubataha Reef noong April 29. Pero nakasagupa ito ng biglaang pag-ulan at malalakas na hangin na isang weather phenomenon na kung tawagin ay squall. Nakatanggap ng impormasyon ang Coast Guard sa paglubog ng yate noong Linggo, April 30, kaya agad na dineploy ang BRP Melchora Aquino para sa search and rescue operations. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.